Kumuha naman tayo ng update sa sitwasyon ng mga kababayan natin sa Abra. Makausap natin sa linya ng telepono si La Paz Abra Mayor Joseph Bernos. Magandang gabi po, Mayor. Hello, hello. Yes, Mayor, si Maan Makapagal po ito. Magandang gabi po. Good evening po, Maan. Una po sa lahat, Mayor, kumusta po kayo at ang pamilya niyo? Safe naman po, safe naman po. Sa awa ng Diyos, safe naman po. Mayor, ikwento niyo naman sa amin, ano po yung naramdaman niyo, naranasan ninyo noong oras po na lumindol sa inyong lugar? Well, ma'am, ito na po yung pinakamalakas na lindol. Dito na tumama sa Abra. Mas malakas po kaysa sa yung 1990 Killer Quake. Mas malakas po siya kaysa yung mga previous na ito na tumatama po na lindol dito. Ano po yung reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Yung pagtayo nyo po ba ay parang nahihilo kayo? Takot, hindi kayo makalakad? Takot po lang. Up until now, ma'am, may aftershocks. Pag naglumilindol ulit, kanina, a little over 3 o'clock, malakas yung aftershock. And then after an hour siguro, mga 5 something, malakas na naman yung aftershock, pero may pailan nila na maliliit naman. Pero every now and then may malakas eh. Mm-hmm. Gaano karami, Mayor, yung mga residente na naapektuhan at meron na ba tayong evacuation centers para sa kanila? Yes, ma'am, yung evacuation center, ma'am, mandate naman po ng local government units yung mga evacuation centers, including barangay. So may identified naman po na evacuation centers. But dito po sa bayan ko, dito po sa bayan ng La Paz Abra, wala naman po kami dinala na mga evacuees. Wala naman po, wala naman gaanong nasira po na yung sobra-sobra ang sira na mga kusina, mga ganyan lang po, yung mga parts ng bahay. Pero yung gumuho po na buong bahay, wala naman pong nangyaring ganun. Dito po sa, as far as yung bayan po ng La Paz. Pero yung mga tao, syempre, of course, takot pa din. Every now and then, pag may mga aftershock, takbuhan ulit, ganun lang po. Ganun po ang nangyayari. Mga ilan po sumatotal sa inyong bayan ang apektado po sa ngayon? So I wala po yung exact figures po sa akin eh. Mm-hmm. Wala po, I'm not, hindi ko po hawak yung exact na figure po, pero doon sa total 12 barangays, kaninang umaga po meron akong isolated na isang barangay, pero since na-open na namin yung inroad, yung mga slide na malaki na na-pass through na po namin, nakakadaan na po sa sakyan, pero hindi pa po totally na natanggal. Kumusta naman po yung yes, sa bayan po ninyo, kumusta naman po yung linya ng komunikasyon at kuryente? Okay po, ang wala lang po dito, entire the province po, wala pong kuryente. Pinatay po yung linya ng kuryente the electric cooperative elected to shut down yung electricity. Kasi pag may nagka-aftershock po, yung mga linya daw po ng linya ng wire sumasayaw na gano'n, they have to turn off yung kuryente po. Enter the province po yun. Pero as far as my municipality is concerned, yung linya po ng communication, yung cell site, yung mga cell sites po dito, gumagana naman po lahat. But yung ibang bayan, may mga hindi na gumagana yung cell site. Mm-mm. Ano po, Mayor, ang kakailanganin ninyo mula sa ating national government sa ngayon? Well, damage to infrastructure po, yun po yung nakita ko malaki. And of course, kailangan yung mga kababayan natin, yung mga tiga-Abra, yung mga malaking pinsala sa mga kabahayan, especially the capital town of Bangkit. Yun po yung hardest hit kasi nandyan po yung mga buildings, yung mga medyo mataas na buildings, yung mga lumubog na bahay, buong bahay lumubog, yung 2 stories, naging bungalow na lang. Yung mga talagang
siguro yung talagang totally damage talaga ng mga infrastructure, yung mga bahay na totally damage, yung po ang talagang kailangan tulungan ng gobyerno. But then the rest naman po yung ibang munisipyo, as far as yung mga initial reports yung nakakarating sa atin, so far medyo maganda naman po yung balita. Say for yung isa po, may isa pong casualty dito at saka reportedly may pailan-ilan na hindi nila malocate. Yung casualty po na sinasabi nyo ay sa mismong bayan nyo po, Mayor? No. Sa Banggit po, Okay. Bayan po ng Banggit, nabagsakan po. Okay. Meron pong bang mga minor injuries na natamo ng ilan sa mga residente sa inyo pong bayan? Marami po. Uh-huh. May pailan-ilan po dito sa bayan ko, hindi naman po ganun karami. So, Secretary Tulfo of the DSWD was here a while back. Nag-ikot po siya, and then of course sobrang in high spirits naman po kami kasi after a few hours, a few hours pagkatapos po nung lindol, nandito na po yung presence po ng national government, nandito na po mismo secretary ng DSWD. So I guess the people of Abra are in high spirits kasi nandiyan na po yung gobyerno. Okay, makikibalita po ulit kami sa inyo, ha. Maraming salamat, La Paz, Abra Mayor Joseph Bernos. Mag-iingat po kayo dyan.